Tubong Maynila talaga ako. Napadpad lamang ako dito sa Sikihor noong makapangasawa ako ng aking may bahay. Naitago na lamang natin siya sa pangalang Monica. Sa trabaho ko po siya nakilala. At umuwi po kami sa kanilang probinsya noong nabuntis ko siya. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Rogelio. Hindi ko po tunay na pangalan. Maganda po dito sa Sikihor, Boss Roy. Sariwa po ang hangin at malinis ang paligid. Malamig sa mata yung kulay berdeng mga dahon ng puno. Masarap din maligo sa dagat dahil malinaw ito. Noong unang linggo ko naman dito sa lugar nila, ay ayos naman. Pero noong dumating itong mag-asawang Neryo at Mirna, doon na nagbago ang ihip ng bawat gabi namin ni Monica. Nagpatayo kasi sila ng bahay nila sa tabi rin ng bahay namin. Hindi sila kilala ng mga taong taga roon. Basta ang sabi-sabi noon, binili raw nila ang loteng tinirikan ng kanilang bahay. Ang bahay na tinitirahan naming mag-asawa ay bahay iyon ng magulang niya. Lumipat na kasi sila ng bayan, kaya ibinili na lang nila ang lumang bahay nila sa amin. Gawa ito sa mga tabla at kawayan. Yero naman ang bubong pero manipis lang. Maliit lang po ito, Boss Roy. Mayroon lang itong dalawang kwarto na sakto lang sa isang pamilya. Mayroon din po kaming naririnig na kwento-kwento tungkol sa mag-asawang bagong salita sa amin. Ang sabi ng mga tao, aswang daw ang mag-asawang iyon. Kaya raw sila lumipat ng bahay dito. Dahil sa nabuko na raw sila sa lugar nila, na isa daw silang mga aswang. Nakakatakot lang, Boss Roy. Kasi buntis pa naman si Monica. 7 buwan na siyang nagdadalang tao. Umaga noong una kong makita si Mirna na kapitbahay namin. Nakasilip ito sa mataas na bakod nilang gawa sa kawayan. Nakatingin ito kay Monica na nakaupo, pero noong makita niyang napansin ko siyang nakasilip, ay agad din naman itong pumasok sa kanila. Matatalim po ang tingin niyang iyon na para bang gagawa ng hindi maganda. Nakakapagtaka lang kasi na mataas pa ang kanilang bakod kumpara sa kanilang bahay. Yung tipong tago talaga. Tsaka minsan ko lang silang makita tuwing may araw. Madalas tuwing babangon ako sa gabi at iihi, napansin ko ang mag-asawa na nakatambay sa labas ng kanilang bakod. Hindi ko pa alam kung anong ginagawa nila. Basta nawiwirduhan po ako sa mga kinikilos nilang mag-asawa. Isang tanghali po, Boss Roy. Naabutan ko po si Neryo na galing siya sa likod ng aming bahay. Doon po banda sa bintana ng aming kwarto. Galing po kasi ako ng trabaho noon. Uuwi lang sana para kumain. May mga kapitbahay naman po kaming iilan. Pero hindi po ito dikitan. Mas malapit po ang bahay ng mag-asawa sa bahay namin kumpara sa bahay ng kamag-anak ng asawa ko. Ngayon ko lang nakita nang malapitan itong sineryo. Siguro na sa tansya ko ay nasa 40 na ito mahigit. Kuya Neryo, saan gagaling? Bati ko sa kanya na nakangiti pa. Wala. Diyan lang. Hinahanap ko kasi yung manok ko. Ngumiti rin siya sa akin at saka naglakad papasok sa kanilang bakod. Tumingin pa ito uli sa akin bago niya isara ang pinto ng kawayang bakod. Kaya dumiretso na rin ako sa loob ng bahay. Naabutan ko doon si Monica na nakahiga sa sala habang nanonood ng TV. Tinanong ko siya kung napansin ba niya ang manok ni Kuya Neryo. Pero ang sabi niya hindi naman. Dagdag ko pa sa kanya kung namalayan ba niya si Kuya Neryo na umaaligid sa bahay. Ang sagot niya hindi.
Pero may naririnig daw siyang ingay kanina sa bintana ng aming kwarto. Para daw itong may pumipilit na buksan. Pero hindi na lang niya iyon pinansin. Kasi baka pusa lang daw iyon. Ang sabi ko sa kanya, isara niya lagi ang pinto at bintana ng bahay sa tuwing wala ako. O di kaya, doon muna sa tuwing wala ako. O di kaya, doon muna siya tumambay sa mga kamag-anak niya. Naghihinala na kasi ako sa mag-asawang iyon. Kinikilabutan din daw siya sa mag-asawa. Nakita niya raw kasi noong nakaraang araw si Mirna na may hawak na manok na buhay. At parang kinakagat niya daw ito. Sumilip daw kasi siya sa bakod ng mag-asawa. Doon niya nakita na puno ng dugo ang bunganga ni Mirna. Nilalantakan daw niya ang laman ng manok. Kaya sabi ko sa kanya na lagi siyang mag-iingat. At itabi niya lagi itong buntot ng pagi na iniwan ng tatay niya. Nakasabit lang kasi ito sa dingding. Sigurado na matatakot ang aswang dito. Kung totoo nga ang hinala naming aswang ang mag-asawa, mabisa ang buntot ng pagi, pangontra sa kanila. Ito raw ay nagdudulot ng matinding hapdi na hindi kayang tumbasan ng mga karaniwang sandata. Sa oras daw na matamaan ang aswang na to, ay manghina ito. Iyon ang kwento na naririnig ko noong bata pa lamang ako sa aking lolo. Madalas na kaming kinekwentuhan tungkol sa mga lagim at tungkol sa mga kwentong aswang. Ang karit daw sa palay ay isa ring pangontra sa aswang. Ang sugat na mula sa karit ay hindi agarang naghihilom sa oras na masugatan ang mga aswang. Hindi raw ito katulad ng itak, kutsilyo at iba pang matatalim na bagay na walang epekto sa mga aswang. Ang karit ay mahusay na magandang gamitin pangontra sa mga aswang. Kaya noong hapon, bumili na rin ako ng karit sa palengke. Gagamitin ko iyon kung sakali mang sugurin kami ng mag-asawang pinaghihinalaan naming aswang. Masakit ang tiyan ko, Rogelio. Reklamo ni Monica. No, ang sabi niya, ang init daw ng pakiramdam niya. Para raw siyang nasa disyerto. Tagaktak din ang pawis niya sa noo at leeg. Nakabukas naman ang electric fan. Pero pawis na pawis si Monica. Hindi ito normal sa kanya. Ngayon lang ito nangyari. Hating gabi pa naman. Doon ay kinutuban na ako. Alam kong may kung anong nilalang sa paligid namin. Umaalulong kasi ang mga aso noon. Sobrang pangit iyon pakinggan. Para bang may kung anong masamang nilalang silang naaamoy. Nararamdaman ko rin sa bubong ang mga yapak na madiin. Kaya doon ko inihanda ang karit at buntot ng pagi. Sobrang kaba ko noong mga oras na yon, Boss Roy. Meron pa kasi akong nararamdaman sa bintana. Si Monica umiiyak din. Dahil sa tiyan niyang sobrang sakit. Nakahiga lang ito at namimilipit. Alam kong kayo yan. Sigaw ko habang pinapakiramdaman ang paligid. Kung papasok man sila, nakahanda na ako. Sige, pumasok kayo nang makita nyo ang hinahanap nyo. Dagdag ko pa na pinagpapawisan din. Ang mga aso noon ay walang tigil sa katatahol. Hindi sila mapakali sa kanilang nakikita sa labas ng bahay. Pagkatingin ko sa bubungan namin, nagulat akong mayroon na itong butas at may malaking paniki na pilit ipinapasok ang sarili. Hinataw ko iyon nang hawak kong buntot ng pagi upang hindi makapasok hanggang sa biglang masira ang bintana namin at makapasok ang isang malaking aso. Kulay itim yun na naglalaway. Namumula rin ang mga mata nito, Boss Roy. Kaya hinataw ko rin iyon ng buntot ng pagi.
Noong matamaan, ay humuhuni ito na parang baboy na kinakatay. Sumigaw na rin ako noon ng malakas, pero walang nakakarinig. Ang bigat ng katawan ko, parang hindi ako gaanong makagalaw. Pagkaharap ko kay Monica, nandun na pala sa kanya ang malaking paniki. Kaya kinarit ko naman ang bandang pisngi niya. Kaya umakit siya papalayo kay Monica. Hindi ko na alam ang gagawin noon hanggang sasugurin muli si Monica ng paniki. Kaya hinataw ko ito ng buntot ng pagi at kinarit muli. Doon na siya tumakbo at lumabas ng bahay. Ramdam ko ang paghagunos ng balat niya sa tuwing matatamaan ng buntot ng pagi, pati ang asong malaki. Kinarit ko rin sa leeg. Kaya tuluyan na silang umalis ng bahay. Niyakap ko ang aking asawa na nahimasmasan na noon sa sakit. Hindi na rin ito nakakaramdam ng mainit sa katawan. Hindi na rin sumasakit ang tiyan niya. Pero pareho kaming pawis na pawis at takot na takot. Kinabukasan noon, Boss Roy, nalaman naming ang mag-asawang bagong salita nga ang sumugod sa amin noong gabing iyon. Nakita ko ang mga sugat sa parte ng kanilang mga katawan kung saan ko sila tinamaan ng karit. Doon ko napatunayan na tama nga ang kutob at sabi-sabi tungkol sa mag-asawang ni Rio at Mirna. Nawala na lang sila noon bigla sa lugar namin.